May mga nagsasabi na marami daw mga lumang bahay sa Pateros. So hindi pa ako nakakapunta ng Pateros and tara samahan niyo ako, alamin nga natin kung totoo ito. Okay, so galing na tayo ng simbahan mga ka-YouTubero and 7:40 pa lang ng umaga, grabe na yung init. So itong dinadaanan natin, B. Morcillay Street, ngayon naman diretso tayo sa M. Almeda Street. Okay, so ito na yung M. Almeda Street. Ito tayo. Okay, M. Almeda Street. So talagang may mga ilang mga lumang bahay dito sa Pateros, ano. Ayan. So diretso tayo doon. So ito yung isa mga ka-YouTubero. Ayan o. Okay, so M. Almeda pa rin ito mga ka-YouTubero and diretso lang tayo, tingnan natin yung pinakalumang bahay dito sa Pateros. Ito yung Consio Ancestral House na tinatawag na itinayo 1907 to 1908. Ayan. Ito naman yung Samson Borja Ancestral House. Ayan. Nice, no? So, mabilis lang tayo dito sa Pateros, mga ka-YouTubero. So, eto na yung Consio Ancestral House. Pinakalumang bahay dito sa Pateros. Ayan na siya, oh, sa unahan. Yun. So marami sa inyo ang nagre-request na pasalan ko naman ang Pateros at puntahan itong Consio Ancestral House. Ayan. So eto na siya. Ok,
Okay, Consio Ancestral House na itinayo between 1907 to 1908. Ayan. Okay, so nakausap ko yung isa sa mga nagbabantay, and si Kuya. So nagtataka lang ako, hindi sila familiar sa may-ari, kung sino daw yung may-ari. Tinanong ko kasi kung sino yung may-ari. So hindi daw nila kilala, or siguro ayaw lang sabihin ni Kuya, no? Ayan. Okay, so pinakalumang bahay dito sa Pateros, ang Consio Ancestral House. Ayan. So eto, pag dinerecho mo, ang labas mo Pasig na. Kung saan tayo galing 1 year ago, pinuntahan na natin yung mga lumang bahay ng Pasig. Ayan. So diretso pa tayo doon, mga Kechubero. Wow. Pasensya na kayo akong putol-putol yung video natin. Kasi kita nyo naman yung kalsada rito, napaka-liit, tapos walang daanan, walang sidewalk. So ito ay tinayo around 1935. And bali dalawa to, ito at saka yan. Okay, so ito yung Raimundo House, mga Kaisubero. Ayan o. So kapag dinerecho natin ito, ang bagsak natin, Pasig na. Ayan, paglampas ng tulay. Okay, so maliit lang yung bahay pero makikita nyo, laki ng bintana tapos mataas yung ceiling, ano. Ayan. Okay po, salamat sir. Ayan si Sir Larry Raimundo. Ayan. So ito ay pag-aari ng kanyang kapatid. Ayan. So 1928 daw ito itinayo, mga Kaisubero. And tinitirahan pa rin naman nila itong bahay. Kaya lang, sabi ni Sir Larry, balik daw ako kasi may ginagawa siya. May nakatira pa rin naman daw. Pero natutulog daw kaya balik na lang daw ako dahil siya ay may aasikasuhin. Nandyan daw kasi yung kanyang mga karpintero. Ayan. Okay. Pero syempre hindi na tayo didiretso sa Pasig. Hanggang dito lang tayo. Ayan. Balik na tayo doon sa simbahan. Okay, so paalis na tayo dito sa Pateros, mga Kayutubero. And masaya ako kasi napuntahan natin itong bayan ng Pateros. And wala man tayong napasok na mga lumang bahay, pero ang mahalaga ay nakita natin na meron din naman palang mga ancestral house dito sa Pateros. And napasyalan din natin ang kanilang simbahan dito. And in fairness, mga Kaisubero, ha, malinis yung mga kalsada nila dito sa Pateros, ano. Yun nga lang, medyo maliit pero okay na, di ba? Ayan. So I'm sure marami akong na-miss na mga lumang bahay dito sa Pateros, pero
hindi naman mawawala yung mga yan, pwede naman tayong bumalik. Kaya mag-suggest lang kayo kung ano yung mga na-miss natin ng mga lumang bahay dito sa Pateros. So maraming salamat sa inyo and I'll see you again on our next vlog. Bye everyone!